Hello, mga chika! Chika time po ulit tayo. Ang pagchichikahan po natin ngayon ay tungkol sa kumakalat na balita na pagsasara ang abaraw ng Itbulaga ngayong October. May katotohanan nga ba ito? Ang Itbulaga po ay isa sa mga nagpapasaya sa pananghalian. At hindi lang ito nagpapasaya sa mga pamilyang manonood, kundi nakakatulong din po sila dahil public service din ang Itbulaga. At marami na itong natulungan. Kaya naman po marami ang nagulat nang kumalat ang balitang magsasara na nga ba ang Itbulaga. Kaya marami po ang nadismaya nang kumalat ang balitang ito. Dahil ilang dekada na rin ang itinagal ng Itbulaga sa pagbibigay saya tuwing noontime show na halos kapanahunan pa ng ating mga magulang na kinagis na nilang panoorin tuwing tanghali. At syempre, hindi po ang kumpleto ang tanghalian kung walang Itbulaga sa tanghali habang kumakain ng pananghalian. Totoo nga ba ang balitang magsasara na ang Itbulaga? Marami po ang hindi naniniwala sa balitang ito. Dahil po ayon sa Dapper Guns family, hinding-hindi mangyayari ito. Dahil habang marami pang napapasaya ang Itbulaga at Dapper Guns, hindi po sila titigil na magbigay saya sa bawat pamilya. Dahil malaki ang tulong ng Itbulaga sa pang-araw-araw na buhay ng bawat pamilya, lalo na ngayong pandemic. Dahil po sa Itbulaga, maraming natulungan ito na mga kabataan na ilabas ang kanilang natatagong talento in terms po of singing, dancing, acting, comedy, or drama. Basta po, naniniwala ka sa sarili mo na kaya mo ang mga bagay na ginagawa mo at persigito ka na i-enhance pa lalo ang talent mo. Pasok na pasok ka po dito sa Itbulaga. Kaya naman, open na open ang Itbulaga na matulungan ang mga kabataan na ilabas ang kabataan ang natutulungan ng Itbulaga, kundi kahit po sa mga simpleng mamamayan lamang. Pasok na pasok ka dito sa Itbulaga. Kaya naman nang lumabas po ang post na ito, walang malinaw na caption. Basta ang inilagay lang nila ay ang date at in-upload ang video at pinost. Kung i-check po natin ang kanyang account, hindi mo po ito masasabing bagong gawa lamang. Dahil po, meron siyang mga post na matagal na. Meron nga siyang post na year 2018 pa eh. Kaya naman po, marami ang nalungkot sa balitang ito. Basta po, huwag po kayo agad-agad maniniwala. Kaya, baka sabi ni Wing, ang sabi po ng mga Dapper Guns, baka naman po bored lang ang taong nag-post nito. Marahil, dala ng pandemic, kaya kung ano-ano na lang ang naiisip ng taong nag-post nito, na bored na sa buhay, na walang magawa.
kaya ito na lang ang kanyang pinagbalingan. Kaya nga katulad ng ating phenomenal star na si Maine Mendoza, ang kanyang sinabi na huwag na pong mag-away-away sa social media. Malinaw naman po na hindi magsasara ang itbulaga. Patuloy pa rin po itong magbibigay saya sa atin sa panahalian. Isa lang po ito sa mga fake news. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang banting ng Lover Gods. At siyempre, lagi pa rin po nating makikita ang ating main guy na nagbibigay saya sa kaya wag po tayong maniwala sa mga kumakalat na post na wala namang katotohanan. And that's our chika for today. At kung bago ko lang po sa ating channel, subscribe na po tayo dyan. And hit notification bell para lagi kang updated for watching sa Uliti. Maraming salamat po sa mga patuloy na nagsusubscribe at nanonood ng ating mga videos. Thank you again. Ito po yung mga post na kumakalat sa social media. Pero, wag po nating paniwalaan ito.